ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtatago ng katotohanan ay masasabing isang kasalanan. Pero kasalanan pa bang masasabi kung ang dahilan mo ng hindi pagsasabi ng totoo ay para walang mapahamak? Madalas isang mahirap na desisyon ang magsabi ng totoo kung hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Pero sinasabi din na walang sekretong hindi nabubunyag. At lalabas din ang totoo. Paano kung dahil sa paghihintay mo sa tamang panahon ay mas marami pa ang napahamak? Ang kwentong inyong mapapakinggan ay kwento ng pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo sa ibang tao at lalo na ang pagpapakatotoo sa sarili. Malalaman natin ang mga bagay na tinatago sa ibang tao tungkol sa sarili at ang mga bagay na bukas at hayagang sinasabi sa iba. Na kahit na alam na magiging negatibo ang tingin sa kanya, ay hindi niya ito itinatago dahil wala naman siyang ginagawang mali. May hindi nagiging totoo para lamang maging parte ng ginagalawan niyang mundo. May hindi nagiging totoo dahil sa takot na mahusgahan. Kilalanin natin si Demi, isang babaeng matapang at handa siyang sabihin ang lahat tungkol sa kanya para sa ikakaluwag ng damdamin niya. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang buhay na kakalabit sa atin sa tamang oras ng pagiging totoo sa ibang tao at sa sarili. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Demi, sa kasalukuyan ay 27 years old. Pero ang aking pong ikakwento ay nangyari 2 taon nang nakakalipas. Papa Dudut, ako po ay nag-aaral ng panahon na yon. Bukod po sa isa kong estudyante ay may anak na po ako. Ang bata po ay anak ko sa pagkadalaga. Iniwan po ako ng dati kong karelasyon nang malaman na buntis ako. Opo, isa po ko sa mga babaeng nakaranas ng pangiiwan bago pa man manganak. Kakagraduate ko lamang po ng high school nang malaman kong buntis ako. Kaya po medyo late na ako sa pag-aaral ng kolehiyo dahil kailangan ko pong tumigil para maalagaan ko ang aking anak. 7 taon na po siya ngayon pero 5 taon po siya noong mangyari ang aking ikukwento. Hindi rin naman kami mayaman pero sinusuportahan po ako ng mga magulang ko sa pagkataguyod kay Samuel o si Sam. Yun po ang pangalan ng anak ko. Nang hindi na po masyadong alagain noon si Sam, ay nagpilit po akong humanap ng trabaho. Pero mahirap po palang maghanap lalo na kung high school lamang ang tinapos. Pero kailangan ko pong makahanap ng trabaho kaya hindi po ako nawala ng pag-asa hanggang sa may makita ako, Papa Dudut. Ayoko pong ikahiya kasi alam ko naman na malinis ang konsensya ko. At ang ginagawa ko lang ay ang description ng trabaho ko. Isa po akong female escort noon, gaya nga po ng sinabi ko, ay hanggang doon lang ako sa description at yon ay ang pagiging escort. Sa pangalan po ng magulang at anak ko ay talagang hanggang doon lang ang aking ginagawa, ang maging escort. Sa tuwing may trabaho po ako ay iniiwan ko sa kapitbahay ko si Sam. Mabait naman ang kapitbahay at wala kaming problema dahil magkaibigan kami. Pero ang kita po sa pag-escort ay hindi sasapat dahil hindi naman palaging may magpapa-escort. Kaya dahil sa ang inuupahan ko ay may isang kwarto pa, ay pinagkakitaan ko na din. Pinaupahan ko po ang bakanting kwarto para at least po ay may darating na pera tuwing katapusan. Ang una nga pong nakakita ng aking paskil ay si Lucky. Nasa edad 27 na siya noong panahon na yon. Nag-opisina siya malapit sa amin, kaya nung makita niya ang paskil ay pinuntahan niya agad para mag-inquire. Sa probinsya kasi nakatira si Lucky
at ayaw niya namang maging pabigat sa mga kamag-anak niya sa Maynila, kaya nangupahan na lamang siya. Kwarto lang naman daw ang kailangan niya at hindi buong bahay dahil halos pahingahan lang naman daw niya ang uupahan. Bukod sa mabait si Lucky at may itsura pa ito, mukhang anak mayaman kasi maganda ang kutis at ang labi ay mamula-mula. Pero ang dahilan po talaga ay ang kanyang kabaitan, kaya tinanggap ko kaagad si Lucky, Papa Dudut. Magandang umaga po. Ay, sorry. Hindi po kami bibili. Ha? Bibili ng ano? Ano bang binibenta mo? Wala ho akong binibenta. Eh, bakit ka nandito? Tungkol dun sa nakapaskil sa poste sa room for rent. Ah, uupa ka. Oho. Pasensya ka na ha. Kasi naman nakapolong puti ka at nakatay. Akala ko tuloy nagbebenta ka ng kung anong produkto. Ah, kasi papasok ako mamaya sa opisina. Mula dito, dediretso na ako. Ay, saan ka nagtatrabaho? Diyan, sa opisina diyan, sa malaking building, sa may pangalawang kanto. Ah, doon? Oo, alam ko yun. Yun po, doon ako nagtatrabaho. Teka, bakit ka mangungupahan? Ayaw niyo ho ba? Ay, hindi naman. Joke lang. May nararentahan po ako na kwarto din. Kaso nung makita ko to na mas malapit, mas makakatipid sa gasolina. Ah, ganun ba? 3,000 pesos. Kasama na kuryente at tubig. Ah, 3,000 pala. Magkano ba dun sa dati mong inuupahan? 200 a month. 200? Joke lang uli. 2,000 talaga. Ah, ganun ba? Pwede ko ba munang makita? Sige, halika. Eto, pasok ka. Ay, malaki siya. Kumpara dun sa inuupahan ko ngayon. Hindi nga kasya ang kama ko dun eh. Ha? Hindi kasya ang kama? Paano ka natutulog? Nakapikit. Joke. Pinapatawa lang kita. Baka kasi bigyan mo pa ako ng discount. Kanina mo pa nga ako niloloko. Malamang taasan ko pa nga ang upa eh. Ha? Joke! Akala mo ikaw lang marunong mag-joke ha? Naisaan niyo ako ha? Pero malaki nga tong kwarto. Ano yung pinto doon? CR yan, kaso liguan lang. Pag magbabanyo ka, dun sa CR sa labas. Tapos may gripo din dyan sa veranda niya. Pwede ka magluto at dyan mahugasan. Sige, kukunin ko na. Okay na ho ba ako? Huwag mo nga akong hinuho at oo, okay ka na. Pero pwede ba sa isang linggo na ako lilipat para sakto sa pasok ng buwan? Sige, walang problema. Hindi na ako tatanggap ng mag-i-inquire. Naku, salamat ng marami. Gusto mo pa bang tignan ang paligid nitong kwarto o mag-usap na tayo sa labas? Sige, mag-usap na tayo para masaraan ang deal. Nagustuhan mo ba? Sino? Ako? Ha? Joke! Alam mo, nakakatawa ka. Parang magkakasundo tayo ah. Parang lang? Hindi pa sure? Siyempre, hindi pa kita lubos na kilala eh. Kaya bilang dito ka titira, baka pwedeng malaman ang background mo. Sige, taga Quezon ako. Nandun ang magulang ko. Dalawa lang kaming magkapatid. Nandito din sa Maynila ang kapatid ko, pero di kami magkasama. Alam mo na, magkaiba kami ng utak, kaya mas maganda kung magkaiwalay kami. Magbibigay din pala ako ng mga ID ko para mas makilala mo ako. Wow, nakakatuwa ka naman. Hindi mo na hinayaang hingin ko. Ikaw na mismo ang magbibigay. Para siguradong kilala mo ako. Para parehas. Ako naman may anak, nasa kapitbahay ngayon. May kalaro kasi siya doon. Doon ko siya sa kapitbahay iniiwan kapag may trabaho ako. Huwag kang mag-alala sa kanya, mabait siyang bata at hindi magulo o maingay. At kung hindi ka naman konserbatibo, sasabihin ko na din na ang trabaho ko ay isang escort service. Escort? Sa Reyna Elena? Hindi, baliw! Joke lang uli. Wala naman problema sa akin yun, kaya hindi kailangan maging seryoso. Alam mo, nakakatuwa ka. Lalong isesecure ko ang kwartong yan para ikaw lang ang umupa. Yes! Papa Dudut, napakabait ni Lucky at masasabi ko talaga na napakalucky ko din sa pagtanggap sa kanya para mangupahan sa akin. Isang linggo pa lang ay parang
may iba na akong nararamdaman tungkol kay Lucky. Hindi po masama ang nararamdaman ko kundi ang kabaligtaran. Ewan po ba, sa tagal-tagal ko nang hindi nakikipagrelasyon ay para ulit akong high school na kinikilig kay Lucky. Papadudot, nagkakagusto ako kay Lucky sa maikling panahon na nakilala ko siya. Napakabait, napakalambing, napakamaalalahanin. Napakamaalaga dahil magkasundo sila ni Sam. Halos siya na ang kalaro sa tuwing day off niya at hindi na nagpupunta sa kapitbahay ang anak ko. At ang tawag sa kanya ni Sam ay tatay. Nakilaki ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Alam kong nararamdaman niya ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya hindi na rin ako nagsayang ng oras. Opo, Papa Dudut. Ako na po ang nauna para sabihin ang nararamdaman ko. Inamin ko sa kanya na hindi po ako umaasa na ibabalik niya ang nararamdaman ko sa kanya. Pero ang gusto ko lang po ay masabi ito sa kanya. Ganun po kasi ako. Mabuti na yung alam ko na kaagad para hindi ako umaasa. Pero ikakagulat ko po ang magiging sagot at dahilan niya sa akin, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na hindi din naman daw ako mahirap mahalin. Sigurado raw siya na mamahalin ako ng lalaking para sa akin. At hindi daw siya yon. Tinanggap ko pero tinanong ko pa din siya kung bakit hindi niya ako nagustuhan. Para naman maitama ko kung may mali o kulang sa akin. Sinabi niya ng diretsahan na siya ay hindi straight. Bading daw siya, Papa Dudut. Nagulat ako kasi sa loob ng isang linggo na magkasama kami at magkausap ay wala akong nakita o naamoy man lang na bading pala siya. Napaka-stereotypical ko daw. Ang luma daw ng pagkakaalam ko sa isang bading. Sa ako na-realize na oo nga naman. Tama naman siya. Kaya matapos noon ay mas lalo kaming naging close. Pero syempre kailangan pa din niyang magbayad ng upa. Labas ang friendship sa negosyo. Isang day off niya, may kailangan akong i-meet na kliyente. Kaya ibinilin ko si Sam kay Lucky. Pumayag naman siya. Pero noong nasa restaurant na ako kung saan kami magkikita ng kausap ko, ay masisira lang pala ang gabing yon. Usap ko. Ngayon lang magsasabi na malilate siya eh nandito na ako. Hinihintay mo ba ako? Ikaw talaga? Akala ko malilate ka talaga eh. Ha? Hindi ah. May pa-text ka pa na na-traffic ka. Para may surprise. Pwes, na-surprise mo nga ako. Sorry ang daldal ko. Nakalimutan kitang alokin. Anong gusto mong inumin? Ay, huwag na. Eto, nag-order na ako ng juice. Aalis na ba tayo? San tayo pupunta? Ang palabiro mo. Para kang yung kasama ko sa bahay. Kasing gwapo ko ba siya? Sa totoo lang, may hawig ka sa kanya. Gwapo nga, but not as much as me. Kasi kahawig lang eh, hindi naman kamukha. May kayabangan tong taong to ah. May sinasabi ka? Ako? Wala. Ah, okay. Akala ko may sinabi ka eh. Hindi ko naintindihan. Baka gutom lang to. Kain tayo. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Oo naman, sagot ko to, no? Natural, alangan namang ako. Ano yon? May gusto kang orderin? Ah, wala. Bahala ka na. Sige, antay lang tayo ng waiter. Saan tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Saan ba yung sinasabi mong venue nung pupuntahan? Hindi ba sabi mo, restaurant din yun? Restaurant? Okay ka lang. Sabi mo, after natin magkita dito, may pupuntahan tayong restaurant. Ah, oo! Mamaya na yon. Eh bakit order ka pa ng pagkain dito? Oo nga, wag na lang. Okay ka lang ba? Oo naman, okay na okay. Sige, sana nga. Maganda ka. May boyfriend ka na ba? Pag-uusapan ba talaga natin yan? Oo naman, kasi wala akong girlfriend eh. Ilang taong ka na? Hindi ba unethical na tanungin ng babae ng age niya? Bakit naman? Hindi ka naman mukhang matanda ah. 25. Wow, nice! Anong nice dun? 28 lang kasi ako. Magkalapit lang. Anong oras tayo aalis? Sayang ang oras. Bakit naman masasayang ang oras? Kasi nung magkita tayo, nag-timer na ako. Bakit kailangan mong orasan? Bakit hindi? Hindi ba yun ang usapan? 3 hours lang. Pag nag-overtime, may additional. Ano bang pinag-uusapan natin dito?
Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo na nga. So, saan tayo pupunta after nito? Saan mo ba gusto? Ang gulo mo naman. Sandali nga. Ang tagal ng waiter eh. Ako na pupunta sa counter. Doon ako order. Sandali lang ha. Huwag kang aalis. Anong wag aalis? Natural hindi ako aalis ng hindi bayad, no? Pero naghanap pa din ng waiter. So, o-order pa rin siya? Iwan ko na kaya yun. Pasensya na, sobrang naipit ako sa traffic. Sandali na lang. Ano? Anong traffic? Naka-order na ako. Anong pangalan mo? Weebs. Hindi ikaw ang kausap ko? Sira pala ulo mo eh. Wala naman akong sinasabing ako ang kausap mo ah. Sa susunod, maghanap ka ng magagago mo ah. Buisit, panira ng araw. Ay, sandali! Iniwan ko ang lalaking yon, Papa Dudut. Nainis kasi ako sa kayabangan niya. Masyado siyang presko na akala mo ay lahat ng mapapatingin ay mai-in love sa kanya. Umabol pa nga siya at sinabi na paano na raw ang mga in-order niya. Parang ako pa ang sisisihin at umorder siya. Sabi ko talaga eh kainin mo lahat para mahimasmasan ka. Saka ako nag-walk out. Muntik na akong mauto, mabuti na lamang ay hindi ko na ibigay ang number ko. Actually po ay kung hiningi niya yung number ko ay doon pa lamang malalaman ko nang hindi siya ang kausap ko dahil ang kausap ko ay katext ko na. Sa totoo lang ay natakot po talaga ako. Paano kung masamang tao yon? Tapos sumama ako noong niyaya niya ako. Napapaisip na nga ako matapos noon na napakadelikado pala ng trabaho ko kasi unang beses pong nangyari sa akin yon. Paano nga po kaya kung makatsyempo ako ng isang masamang tao? Sayang ang lalaking yon. Gwapo pa naman pero parang psycho. Nagmensahe na lamang ako doon sa totoong kausap ko na ako na lang ang pupunta sa kanya para hindi na siya bumiyahe papunta sa akin. Nagkita naman kami at natapos ang gabing yon na masaya kami. Back to reality na naman ako matapos noong araw na yon. Napatulog na ni Lucky si Sam at may nilutong pagkain si Lucky. Napakaswerte ko sa tenant ko. Kinabukasan ay may nagmensahe sa akin na ikinagulat ko naman. Tumawag ang agency na pinagtatrabahuhan ko. May nagbook daw para sa escort service. Magpapahinga sana ako ng araw na yon pero naisip ko na sayang din naman ang kikitain ko. Kaya umuuna ako. Kinalimutan ko ang naging pangit na araw ko doon sa manlulokong lalaki. Masaya akong umalis ng bahay noong tanghali at pumasok sa eskwelahan. Pero bago ko umalis ay ibinilin ko si Sam kay Lucky na pakihatid na lamang sa kapitbahay bago siya pumasok sa trabaho. Pero syempre po ay umuwi muna ako matapos ang klase at pag-uwi ko ay nandun na uli si Lucky at kasama na si Sam. Kaya parang hindi din sila naghiwalay dalawa dahil sila pa din ang magkasama ng abutan ko. Napaka-responsable talaga ni Lucky para tuloy akong may asawa sa bahay. Pero gaya nga po ng nasabi ko na back to reality. Una ay hindi magiging kami ni Lucky at pangalawa ay may trabaho ako kaya kailangan ko ulit umalis matapos maligo at magbihes. Hindi na ako makakasabay sa kanila sa pagkain pero nagluto na ako. Bago pa man ako unahan ni Lucky na magluto. Siyempre po medyo nahihiya din ako at baka naabuso ko na siya. Masaya akong umalis para maging malungkot at magalit lang dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagkagulatan kami ni Weeps. Siya pala ang nag-book sa akin. Hindi niya alam na ako ang makikita niya at mas lalong hindi ko alam na siya pala ang makikita ko. Dahil kung alam ko lang ay hindi na sana ako tumuloy. Natural, naging presko na naman ang lalaking yon at parang pinapamukha niya sa akin na escort service lang pala ako. Sa pagkakasabi niya ay parang ang baba ng pagkatao ko. Munti ko siyang masampal pero pinigilan ko ang sarili ko. Galit na galit ako nang sabihin ko na huwag niya kaming tingnan ng mababa. Kung may mga kilala siya na iba ang ginagawa ay madami pa sa amin ang ginagawa lamang kung ano ang trabaho namin. At yon ay ang maging kumpanyon. Saka ako umalis nang makalayo ako ay doon na ako umiyak para hindi niya makita, Papa Dudut.
nandyan ka na pala. May pagkain dyan, iinit ko ba? Mamaya na ako kakain. Bakit ganyan ang itsura mo? Umiyak ka ba? Hindi. Harap-harapang panluloko naman yan. Ha? Ayan eh, kitang-kita na mugtong-mugto ang mga mata mo. Tapos sasabihin mo hindi ka umiyak. Huwag mo na akong pansinin. Pwede ba yun? E nasa iisang bahay tayo. Kung makapagsalita ka naman, parang asawa kita. Asawa agad? Hindi ba pwedeng best friend muna? Tulog ka na nga. Hindi, magkwento ka na muna. May pasok ka pa bukas. Wow, ang sweet naman ng best friend ko. Best friend lang? Hindi ba pwedeng asawa? Nakakatakot ka na ha. Kita mo to. Pinapagaan ko lang ang galit ko eh. Hindi ko na mabiro. Kaya nga, spill mo na. Bukas na nga. Kung sasabihin mo din naman sa akin bukas, anong diferensya kung sasabihin mo na sa akin ngayon? Kasi nga, may pasok ka pa. Baka mapuyat ka. Half day ako bukas, kaya ang pasok ko after lunch pa. Kaya madami akong oras para makinig. Sure ka? Hindi. Kita mo na? Kaloka ka, Demi. Siyempre sure ako. Ano nga? Kasi kahapon. Teka, kahapon pa yan pero ngayon ka lang nagkaganyan? Hindi ba masyadong delayed yung reaction mo? Nakakainis ka naman eh. Huwag na nga! Biro lang. Aminin mo, natatawa ka, pinipigil mo lang. Hindi nga! Ay, mainit ang ulo. E di hindi na. Sige na, ituloy mo na. Kahapon may nakilala akong lalaki. Akala ko siya yung nag-book, yun pala hindi siya. Isang nagpanggap lang pala, naubod ng yabang, nahambog, na makapalamukha, na… Sandali, mamimintas ka ba o magkakwento? Parang binigyan mo ng sukdulang kapintasan yung tao eh. Kanino ka ba kampe? Demonyo pala ang lalaking yun eh. Yun na nga. Nung nalaman kong niloloko niya lang pala ako, iniwan ko nga. Yun na yun? May pupuntahan ka ba? Wala. Bakit nagmamadali ka? Sorry, nag-react lang ako. Tapos? Akala ko tapos na yung pangit na pangitain na yun. Kaso kanina, may nag-book uli. Sandali. Don't tell me na siya yung nagpa-book. Yes, siya nga yung nagpa-book. Ano siya, stalker? Hindi naman yata. Kasi unang-una, hindi niya malalaman ng detalye ko. Kasi hindi naman binibigay ng agency yun. Lalo na yung picture, hindi ipinapaskil sa Adam Pictures ng mga escort. At hindi niya alam kung saan ang agency ako nagtatrabaho. Kaya imposibleng nahanap niya ako. So sa palagay mo, coincidence lang ang pagkikita niyo kanina? Oo. Oh, yun naman pala. Hindi naman pala niya pinagplanuhan. Bakit ka nagagalit? Dahil sa mga sinabi niya. Gaya ng? Nung makita niya ako at nalaman niyang ako ang makakasama niya, sabi ba naman niya, nagagalit pa daw ako kahapon, escort service lang pala ako. Naghihintay din pala ako ng lalaki kahapon. Napakababa ng tingin niya sa akin. Ano? Si Raulo pala yun eh. Nasa na yun? Wala na, hayaan mo na. Eh napakabastos eh. Hayaan mo na. Hindi ko naman makikita yun. Nagsabi na ako sa agency at pina-blacklist ko na siya. Sabi ko kung tatanggapin pa rin nila ang tawag ng lalaking yun, huwag na ako ang i-assign. Mabuti nga. Kung makikita ko uli ang lalaking yun, siguradong sobrang pagkakataon lang. Pag nakita mo yan, nakasama mo ako, ituro mo agad. Manong gagawin mo? Wala. Ituro mo lang at saka natin siya irapan. Nakakainis ka. Ayan, tumawa ka na. Ay nako, pasalamat na lang tayo at walang nangyari sa'yo. Iinit ko na ba yung pagkain? Matulog ka na, ako na mag-iinit. O, sasabayan mo akong kumain. Tara na nga, nagutom ako sa sobrang inis. Matapos ang kalungkutan ko ng gabing yon, kinabukasan ay si Lucky naman ang may baon na lungkot pagkagaling niya sa trabaho niya. Nang makita ko siya ay alam ko na kaagad na may problema ito. Kaya binigyan ko siya ng tubig at pagkainom niya ay saka ko tinanong kung ano ang problema sa opisina at parang ang bigat-bigat. Sa kanya sinabi na wala naman daw problema sa opisina niya. Nagtaka ako kasi wala namang ibang pinoproblema si Lucky kundi ang trabaho. Wala naman siyang pamilya para problemahin. Saka ko na na-realize sa mga magulang niya. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung paano magtatanong. Nilakasan ko ang loob ko at tinanong ko siya kung tungkol ba sa mga magulang niya ang dahilan ng kalungkutan niya. Sa kanya sinabi na tama daw ang hula ko. Lalo po akong kinabahan. Ang dami kong naiisip ano kayang nangyari sa magulang niya.
Nang tanungin ko ay sinagot niya ako na wala naman daw nangyari sa magulang niya. Okay naman daw sila. Kaya ako lalong na-curious kung ano ang dahilan ng lungkot niya na may kinalaman sa mga magulang niya. Sa kanya ikinuwento na sa susunod na buwan ay pinapauwi daw siya sa probinsya nila ng mga magulang niya. Naisip ko na baka ayaw na siyang pagtrabahuhin sa Maynila. Pero mali na naman ako. Naiinis na ako kasi paputol-putol ang kwento ni Lucky. Ang dami ko tuloy naiisip. Kaya sa inis ko ay sinabi ko na ikwento na niya ng buo. Nahimasmasan bigla si Lucky at sa kanya sinabi ang kahilingan ng magulang niya na talaga namang dapat niyang ikalungkot, Papa Dudut. Anong gagawin ko? Bakit parang ang laki ng problema mo? Te, wala naman akong girlfriend. E di sabihin mo na wala. Hindi pwede. Anong hindi? Bakit hindi? Kasi pag nag-uusap kami, lagi kong sinasabi na may girlfriend na ako at mag-iisang taon na kami. Sino yan? Kaloka ka, wala nga. Imagination ko lang yun. E bakit mo sila niloko? Ang sakit naman yung sinabi mo. Lalo akong nagigilty na sinasabi mong niloko ko ang mga magulang ko. Oh, nagsinungaling ka. E di niloko mo sila. Kakampi ka ba o kaaway? Sinasabi ko lang sa'yo ang reality. Oo na. Masama na akong anak. Wala akong sinasabing ganyan ha. Kasasabi mo lang na nagsinungaling ako at niloko ko sila. Ano ako, anghel? Minsan, may pagsisinungaling na tinatawag na white lie. Nagsisinungaling ka kasi kailangan. Ayan, medyo gumaan ang loob ko. Kaya nga para mawala yung guilt mo, sabihin mo sa kanila na wala kang girlfriend. Sasama ang loob nila. Lalo na si Papa, mahina ang puso nun. Mabuti na yun kesa nagsisinungaling ka. Akala ko ba may white lie? Ang sinasabi ko lang naman, sabihin mo na ang totoo. Siguradong maiintindihan ka nila. Anong sasabihin ko sa kanila na dahilan kung bakit wala akong girlfriend? Yung totoo. Na? Nabading ka. Gusto mo ba hindi lang ang puso ni Papa ang sumumpong? Pag nalaman nila yun, baka pati si Mama sumumpong ang high blood. Yun lang. Anong gagawin ko? Okay lang ba sa'yo na gumawa ka uli ng white lie? Hindi naman siguro masama ang maraming kasinungalingan. Basta white. Kasinungalingan pa rin yun. Ito naman eh. Joke lang. Ikaw naman. May naiisip ka ba? Meron. Bakit hindi ka magsama ng babae tapos ipakilala mo na girlfriend mo? Sino nga? E wala naman akong syota. Hindi nga syota. Ay wait. Oo nga. Akin na ang number ng agency nyo. Bakit? Magbubook ako ng girl ngayon para sa briefing. Tapos siya na din ang isasama ko sa probinsya. Magbabayad ka pa? E paano? Alam nga namang isama ko si Aling Chayong. E busy sa tindahan niya yun. Baliw! Para mo nang nanay si Aling Chayong. Ang sinasabi ko, bakit ka pa maghahanap sa agency? At bakit ka pa maghahanap sa labas? Sana ako maghahanap dito sa loob. Sino naman ang… Ikaw? Kala ko bumaba na ang IQ mo eh. Okay ka lang? O bakit ayaw mo? Ibig kong sabihin, okay lang sa'yo. Oo naman, dahil sa dalawang dahilan. Dalawa? Oo. Unang-una, sa dami ng magandang nagawa mo sa amin ni Sam. Oras na siguro para makabawi. Hindi naman ako naniningil. Hindi nga, pero gusto ko makabawi. Ikaw ang bahala. E ano yung pangalawa? Pangalawa? Kahit sandali, matupad ang pangarap ko maging girlfriend mo. Kadiri ka naman. Huwag mo ang sirain yung ilusyon ko na ate kita. Kunwari lang naman. Sige, at least wala nang briefing. Kasi ang tagal naman na nating magkasama dito. Exactly. Salamat ha. Ano ba? O sige, try nga natin ngayon kung paano tayo aasa sa harap ng parents mo. Kunwari ipapakilala mo ko. Go! Hi ma, hi pa. Si Demi po pala. Huy! Girlfriend ko! Arte mo! Kurutin kita dyan eh! Papa Dudut, isang buwan kong tinuruan si Lucky at tama naman ang mga ginagawa niya. Yun nga lang ay naiilang siya. Kasi nga po dahil ako daw yung magpapanggap. Nainis ako sa kanya kasi ang arte-arte niya. Kaya sinabi ko na kung ayaw niya sa akin ay tawagin na lang niya yung nagbabantay ng tindahan sa ibaba na si Aling Chayong.
natakot naman. Kasi palapit na ng palapit ang araw at kailangan ay handang-handa na ang lahat. Ayon, pinagbuti Papa Dudut. Kilig na kilig ako habang inis na inis naman si Lucky. Inaasar ko siya lalo at hindi naman siya makapalag kasi nga tinatakot ko din siya ng pagba-back out ko. Para sa akin naman po kasi ay para marelax siya. Kasi halatang halata na tensyonado na siya. E ang kadalasan na pagkakahuli na hindi totoo ang relasyon ay ang body language. Hanggang sa dumating ang araw. Overnight kami kaya si Sam ay ibinagbilin ko muna uli sa kaibigan ko sa tabing bahay. Pero halos dalawang araw kaming mawawala kasi aalis kami ng madaling araw at uuwi kinabukasan ng gabi. Unang beses ko pa lamang pong maiiwan si Sam ng ganong katagal. Kaya hindi din po ako mapakali, Papa Dudut. Saka lalong nagpapasalamat sa akin si Lucky dahil magsasakripisyo ako na maiwan si Sam para sa kanya. Pinangakuan na lamang ni Lucky si Sam na kung ano-ano para lamang huwag kaming mamiss. Hindi naman po umaangal si Sam pero syempre iba ang pakiramdam ng nanay. Umalis kami ng kabado, una dahil sa iiwanan namin si Sam at pangalawa sa darat na namin na mga magulang ni Lucky, Papa Dudut. Papa Dudut, maayos kaming nakarating sa bahay nila Lucky sa Quezon. Ipinakilala kaagad ako ni Lucky sa magulang niya. Kung hindi lang ako nakatayo na ay bibigyan ko sana ng standing ovation si Lucky. Kasi naipakilala ako ng walang kaba. Masayang masaya naman ang mga magulang niya at sobrang sweet nila sa akin. Alos lahat ng pwedeng ialok sa akin ay inalok nila para maging panatag daw ako sa bahay nila. Pumunta kami sa sala ng bahay nila at masayang nagkwento ang mga magulang niya at paudlot-udlot ay may mga tanong sila sa akin at kay Lucky. Gusto ko nang pumalakpak kada sasagot si Lucky kasi nakakatuwa, parang totoong girlfriend niya ako. Kung Q&A lang yon, sa view ko ay winner na si Lucky. Nang tanongin ni Lucky kung dumating na daw ba ang kapatid niya, sinabi ng magulang niya na nauna raw sa amin ng 2 oras at natutulog. Nainis daw sila dahil sinabi daw ng kuya niya na kasama din ng girlfriend niya. Pero mag-isa nang dumating sa kanila. Nang hanapin ang girlfriend niya ay ang daming dahilan ng kuya niya na hindi daw kapanipaniwala kaya sila lalong naiinis. Kitang-kita sa mukha ni Lucky ang takot habang inis na nagkwekwento ang mamang at papang niya. Ikaw ba ang girlfriend ni Lucky? Oo. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ako talaga ang tinanong mo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Wow ah! Kampante ka! Talaga? Kung hindi mo ako sinusundan, bakit ka nandito? Bahay namin to! Teka, ikaw ang kapatid ni Lucky? Ako nga. Ikaw ang girlfriend niya? Ako nga. Bakit parang hindi? Ano na naman ang ibig mong sabihin? Maglolokohan pa ba naman tayo? Alam ko yung iniisip na maduming utak mo. Hindi ako na-hire ni Lucky para pumunta dito. Magkasama kami sa bahay at may relasyon kami. Bakit ang defensive mo naman? Kasi kitang-kita yung iniisip mo. Paano ka naman nakilala ng kapatid ko? Wala ka na dun. Sabi mo magkasama kayo sa bahay? Oo, bakit? Nagsasama na kayo? Parang ganun na nga. Anong parang ganun? Hindi ka sure? Ano ka, pulis? Kung makapagtanong ka, parang interrogation na. Bakit? May hindi ba ako dapat malaman na itinatago mo? Ano na naman yung iniisip mo? Bakit ka ba aligaga? Nagtatanong lang naman ako ah. Bakit? Kapatid ko ang boyfriend mo, kaya normal lang magtanong. Pwes, nakausap ko na ang mga magulang mo at marami na kami napag-usapan at maayos na kami. Kaya hindi na kailangan ng mga tanong mo. Ibang tanong nila at ibang tanong ko. Ang tanong ay tanong. Pare-pareho lang yun. Kaya pwede umexit ka na at mag-aayos pa ako ng gamit ko? Reminder. Bahay namin to. At dito ako pinagkwarto ng magulang mo. Kaya may karapatan akong palabasin ka. Hanggang sa baluarte ko, mayabang ka pa din ah. Hanggang sa bahay ng magulang mo, hambog ka pa rin. Bakit ba napakayabang mo? Hindi ako mayabang ah. Hindi? Ayan oh. Akala mo kung sino kang malaking tao? Hindi ako mayabang pero hunyango ako. Ano? Hunyango ako. Kung anong kaharap ko, kaya kong gayahin. Kaya kung anong tingin mo sa akin, yun ka.
Aminin mo na kasi, magkano binayad sa'yo ng kapatid ko? Huwag mong itulad ang kapatid mo sa'yo. So libre ka lang? Magaling pala kapatid ko. Bastos ka talaga! Bakit? Anong bastos dun? Lumabas ka na nga! Maganda ang araw namin kanina, huwag mong sirain! Pareho pala tayo. Nasira lang din ngayon. Sinungaling ka? Anong sinungaling? Maganda ang umaga mo? Oo! Nasira lang nang makita kita. Paano maganda ang umaga mo? Hindi ba napagalitan ka kanina ng mga magulang mo? Paano mo nalaman yan? Siyempre, kwento sa amin ng mga magulang mo mismo. Huwag kang makialam sa problema ng pamilya ko, ha? Eh, bakit ako ang sisisihin mo? Nananahimik ako, sila lang ang nagkwento sa akin. Tuwang-tuwa ka naman. Kanina nung kinukwento nila, hindi ako natutuwa. Pero kung kanina pa lang nalaman ko na ikaw pala yung tinutukoy nila, sana kanina pa ako tumawa ng tumawa. Gusto mo ikaw naman ang ibulgar ko? Para ako naman ang tumawa ng tumawa? Hindi ka nahihiya? Bakit ako? Hindi ba dapat ikaw ang mahiya? Wala akong ginagawa. Nako. Lumabas ka na nga dito! Papadudod, sa sobrang inis ko kay Wibbs ay nakabuo ako ng teorya. Sinabi ko sa kanya ang teorya ko na parang siguradong sigurado ako na tama ako. Kaya napatahimik siya. Sabi ko sa kanya kaya pala siya tumawag noon sa agency namin ay para nga po kumuha ng babae na magpapanggap na girlfriend niya. At ako nga po dapat ang babaeng yon. Pero dahil may hindi magandang nangyari sa amin dahil sa kahambugan niya, ay iniwan ko siya na ikinagalit niya sa akin. Kung babalikan din natin ang una naming pagkikita, kaya pala siya ganun umasta ay para daw magmukha siyang cool at makuha ang loob ng kung sino. Kaso'y hindi po yon ang nararamdaman ko noon kundi yabang. Kaya pala niya ako kinikilala ay para din sa parehong pakay, para kausapin at magpanggap na girlfriend niya. Nabigla din siya at naamin niya. Kaya matapos noon ay sinabi niya sa akin na hindi naman daw ako paniniwalaan. Sabi niya ay salita niya laban sa salita ko. Okay lang po yung sinabi niyang yon, pero hindi na ako nakapagpigil ng dugtungan niya ang sinabi niya ng reputasyon ko laban sa reputasyon niya. Sasampalin ko na po sana siya nang biglang may madinig kaming boses. Napakabastos mo talaga! Kuya! Nakilala mo na pala si Demi. Magkakilala na kami. Good! Kilalang kilala ko siya. Ha? Alam ko kung sino siya. Anong ibig mong sabihin? Lucky, siya yung lalaki ng bastos sa akin nun. Ano? Kuya? Sandali, anong kinuwento sa'yo ng babaeng yan? Kung anong ginawa mo, malay ko bang kapatid ka pala ni Lucky? Total opposite kayo. Sobrang bait ni Lucky, ikaw… Sandali, baka ibang tao ang sinasabi mo. Mabait tong kuya ko. Totoo ang sinasabi niya. Kita mo? Kuya, bakit? Una ko siyang nakilala, sinupladahan niya ako. Kaya nung pangalawang makita ko siya at nalaman ko ang trabaho niya, normal lang na masabi ko ang nasabi ko. Hindi lahat ng tao, ibabase mo kung anong trabaho nila. Kuya, humingi ka ng pasensya kay Demi. Teka, bakit ako? Tsaka totoo naman na binabayaran lang ang pagsama niya sa mga lalaki. Malay ko ba kung binayaran mo lang siya? Kuya, baka madinig ka nila mamang at papang. Bakit? Natatakot ka? Ibig sabihin binayaran mo nga yan? Hindi. Wala akong binabayad sa kanya. Ayoko lang na madinig ka nila mamang at papang. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako ganun. Kahit may ginawa sa akin na hindi magandang babaeng yan, hindi ko ibubunyag kila mamang at papang ang totoo tungkol sa inyo. Kasi kapatid pa rin kita. Kuya, wala kasi talaga akong binabayad. Matinong babae si Demi. sige, wala kang binayad. Pero nagpapanggap pa din kayo. Kuya naman! Aminin mo muna sa akin na totoo ang sinabi ko. Nagpapanggap lang kayo. Oo. Bakit? Kami lang ba ang nagpapanggap? Ano na naman niyang sinasabi mo? Napagtagpi-tagpi ko na ang kwento ng pagpunta mo dito. Demi, anong sinasabi mo? Nag-message sa akin si Jenny, yung kasama ko sa agency. Naibook daw siya ng nakaaway ko, na ipina-blacklist ko na ewan bakit tinanggap pa nila ang tawag. Sabi ni Jenny na binayaran siya ng kuya mo para magpanggap.
Pero along the way, sinumpong na naman ang kahambugan ng kuya mo kaya nag-away sila. Kaya na makakita ng bus station si Jenny, bumaba na siya para bumalik ng Maynila. Tumigil ka na. Titigil ako kung titigilan mo kami ni Lucky. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa amin at sasabihin ko din na magsisinungaling ka sana para lang may maipakilalang girlfriend. Oo, pero yung sa akin hindi naman natuloy. Eh yung pagpapanggap nyo, ayan o, kitang-kita. So sino may mali? Hindi nga natuloy, pero magbabayad ka ng babae. Eh kami walang perahan dahil maganda na ang relasyon namin noon pa. May pera o wala, nanloko pa din kayo. Nagsinungaling na, gagastos pa. Tumigil na nga kayo. Yung babaan niya ng parang armalite ang bunganga, kaya siyang una mong sawayin. Kung hindi ka sana bastos at hambog, wala sanang gulo dito. Demi, huwag ka nang magsalita. Ako na ang bahala dito. Kuya, usap tayo sa labas. Bakit tayong lalabas? Bahay natin to. Inaangkin ko ba? Malay ko. Di ba yun ang goal mo? Ang makakuha ng pera? Bastos ka talaga. Demi, sandali. Ako na lang ang kakausap kay kuya. Kuya, tama na yan, please. Prenohin mo bibig ng girlfriend mo. Walang problema sa akin, basta walang pakialamanan. Wala naman talaga akong pakialam. Mas lalo ako. Pakialam ko ba sa'yo? Pwede bang magkasundo na lang muna tayo? Natatakot ako baka pag nalaman nila mamang at papang, baka kung anong mangyari sa kanila. Please, kuya. Oo na. Pagdating ng hapunan ay ginawa namin ang napagkasunduan pero papadudot, alam mo yung tinatawag na awkward silence. Pakiramdam ko ay makakahalata ng mga magulang nila. Kaya ako na mismo ang pumutol ng katahimikan na yon. Nagkwento ako ng totoo pero may halong fiction. Sinabi ko na magkakilala kami ni Wibbs na hindi namin alam na pareho pala namin kilala si Lucky. Nagulat ang mga magulang nila pero natuwa dahil sa pagkakataon na yon. Sinabi nila na kung hindi daw ba ako binibwisit ni Wibbs. Ito na po yung fiction noong sabihin ko na napakabait na tao ni Wibbs at marespeto sa mga babae. Kita ko sa itsura ni Wibbs na parang naiinis ito dahil iniisip niya na nagsasarcastic lamang ako sa mga sinasabi ko. Si Lucky naman ay tulala. Parang naghihintay sa mahuhulog na huling numero sa loto yung kaba niya. Wala pa ding umiimik maski si Wibbs. Parang tinanggalan ng dila noong nagsasalita ako. Tuwang-tuwa at nagpapakwento pa ang mga magulang nila. Kahit magaan na ang sitwasyon ay halata pa din na masama talaga ang loob ng magulang nila kay Wibbs. Ipinipilit pa din ang mga ito na niloko sila. Na sinasabing isasama ang girlfriend pero hindi naman isinama. Kaya sinabi ko na kakilala ko ang girlfriend ni Wibbs. Kitang-kita ko ang mukha ni Wibbs at Lucky. Si Wibbs ay magkahalong takot at galit. Habang si Lucky naman ay yung itsurang nagmamakaawa at nakikiusap. Papadudot yung itsura ng magkapatid ay kitang-kita na hindi nila alam kung ano po ang mga susunod na sasabihin ko. Kaya nang mag-usisa pa ang mga magulang nila tungkol sa girlfriend ni Wibbs, ay saka ko sinabi ang nalalaman ko. Biniting ko po talaga ang sasabihin ko kasi parang sa isip ko ay may nagaganap na drum roll bago ako magsalita. Sinabi ko na alam ko na may sakit ang girlfriend ni Wibbs kaya hindi nakasama kay Wibbs na pumunta sa probinsya nila. Saka nagbago ang tono ng mga magulang nila kay Wibbs. Bakit hindi daw niya sinabi kaagad na may sakit pala ang girlfriend niya kaya hindi nakasama? At ang hindi alam ni Wibbs ang sasabihin kaya sinaloko kaagad ang pagsagot sa tanong. Sinabi ko po na maski si Wibbs ay hindi alam na may sakit ang girlfriend niya. Ayaw daw kasi ng girlfriend niya na mag-alala si Wibbs. Lalo na at uuwi nga ito sa kanila. Kaya tuluyan nang lumambot ang mga magulang niya at humingin ng dispensa kay Wibbs. Kitang-kita ko ang mukha ni na Wibbs at Lucky. Si Wibbs ay hindi makapaniwala at si Lucky naman ay parang tatay ko. Na proud sa akin. Natapos nga ang buong gabi na si Wibbs ay parang magkakaroon ng bilog na ilaw sa ulo.
para kasing papunta na siya sa pagiging santo sa bait niya. Nakatulong pa yon sa kanya kasi hindi siya nagsasalita. Alam naman natin yung pagsasalita niya ang nakakasira sa kanya. Mabait naman siya pag tahimik. Sa sobrang tahimik niya kapag napapatingin ako sa kanya ay parang mukha ni Lucky ang nakikita ko. Sa totoo lang ay may itsura nga naman pala si Weebs. Kung gwapo si Lucky ay mas gwapo si Weebs. Kuya! Oh, eto, dinalan kita ng kape. Tanghaling tapat, kape? Nakalimutan mo na ba nung bata tayo? Pag nagkakwentuhan tayo dito, lagi tayong may kape? Oo nga. Ang tagal na rin kasi nun. Ako hindi ko nakakalimutan. Baka naman marami ka na talagang nakalimutan. Hindi naman. Masyado ko lang sigurong naiisip ang buhay sa Maynila. Kamusta ka? Ayos naman. Paanong ayos? Mukhang hindi eh. Ikaw naman. Alam mo naman ang Maynila, masyadong maraming stress. Mayaman lang ata ang hindi nai-stress eh. Lahat naman talaga stressed. Pero may kanya-kanyang paraan ng pagdadala. Kaya para sa iba, magaan lang ang stress. Yung iba kasi masyadong dinidibdib kaya nahihirapan. Kahit hindi ko masyado makuha ang sinasabi mo, parang tama naman. Kuya, bakit wala ka pang girlfriend? Wala eh. Paanong wala? Hindi ka pa ba nagka-girlfriend mula nung lumuwas tayo ng Maynila? Nagkaroon. Ano nangyari? Marami. Marami? Paanong marami? Marami akong naging girlfriend. Niloko mo sila lahat. Grabe naman yung tingin mo sa akin. Hindi ah, wala akong niloko. Silang umiiwan sa akin. Bakit? Ewan. Parang alam ko. Paanong alam mo? Sa nakita ko kanina nung nag-aaway kayo ni Demi at sa mga kinuwento niya nung mga araw na nagkita kayo, alam ko na. Siniraan niya ba ako? Hindi. Hindi gagawin ni Demi yun. Kilala ko siya. Ang sinasabi ko ay yung nakita at nadinig ko lang. Diretsuhin mo na nga ako. Kasi kuya, yung pakul mo ang sumisira sa'yo. Napepreskuhan sila sa'yo. Tapos pag nakikipag-usap ka sa kanila, masyadong bargas. Balikan mo yung mga turo nila mamang at papang na maging magalang lagi sa babae. Bastos na ba ako? Kung hindi mo nakikita o nararamdaman, yes kuya. Sa nakita kong pakikipag-usap mo kay Demi kanina, parang nandun ka na. Hihingi na lang ako ng pasensya sa kanya mamaya. Oo naman. Narinig mo naman kung paano kanya sinalba kanina. Nawala tuloy ang tampo sa'yo nila mamang at papang. Oo nga eh. Sandali, tagay muna tayo nitong kape. Baka lumamig na. Ilang oras mo ba ito pinakuluan? Mainit pa din eh. Napaso ako. Akala ko kasi lumamig na. Yan pa kuya. Yung anticipation. Dapat tanggalin mo yan pag di kailangan. Huwag kang mag-i-expect na lahat ng babae magkakagusto sa'yo. Opo, kuya. Namiss kita, kuya. Kahit nasa isang lugar tayo, hindi tayo nagkikita. Masyado ka kasing busy. Ano? Akala ko ikaw ang busy kaya hindi tayo nagkikita. Ayan na naman yung anticipation mo. Ikaw din naman ah. Bakit mo nasabing busy ako? Oo nga. Teka, masyado na akong balagoong. Ikaw naman ang pag-usapan natin. Ako? Bakit? May iba pa ba tayong pag-uusapan? Ha? Wala naman. O bakit ikaw wala pang girlfriend? Bakit niya lang magpanggap ni Demi? Bakit hindi na lang talaga si Demi ang maging girlfriend mo? Yung huli muna ang sasagutin ko. Napag-usapan na namin ni Demi na magiging matalik na magkaibigan lang kami. Hanggang dun lang. Ayoko din gawin ang pagpapanggap namin ni Demi. Kaso naisip ko sila mamang at papang. Sobrang na-pressure ako sa katatanong nila kung may girlfriend na ako. Nasabi ko na meron. Kaya nung sinabi nila na isama ko dito ang girlfriend ko, alam mo na ang kasunod. Sinong nakaisip na magpanggap kayo? Ikaw o si Demi? Nakita kasi ni Demi na nagpapanik na ang utak ko. Kaya nagsuggest siya na siya na lang ipakilalang girlfriend ko. Eh bakit nga wala ka pang girlfriend? Kuya, huwag kang magagalit ha. Bading ako. Kuya naman eh, pinagtatawanan mo ko eh. Nakakatawa naman talaga. Bata pa tayo, wala na tayong sinikreto sa isa't isa.
Ang tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin yung sikretong yan. Kuya, alam mo? Oo naman, kapatid kita eh. Isang taon lang ang pagitan natin. Tayo lang dalawang magkapatid, kaya sobrang close natin noon pa. Kaya ganun na lang ang lakas ng pakiramdam ko sa'yo. Hindi ka nagalit o nagagalit? Bakit naman? Wala ka naman ginagawang masama ah. Rerespetuhin ko din kung kailan mo sasabihin kila mamang at papang yan. Salamat kuya. Siyempre po hindi nilihim sa akin ni Lucky ang pagtatapat niya sa kuya niya. Masaya ako sa kanya kasi at least nabunutan siya ng isang tinik sa dibdib niya. Ayokong tanungin kung kailan naman siya magsasabi sa magulang kasi baka ma-pressure ko siya. Hayaan ko na lamang siya sa diskarte niya. Sa sarili niyang oras, sa sarili niyang ritmo. Pero kitang-kita ko kay Lucky ang saya noong masabi niya kay Wibbs. Bigla na lamang nagbago ang tono niya, may na-realize pala siya bigla. Bukod sa pagsisinungaling sa mga magulang niya tungkol sa amin na kunwari magkarelasyon. Naisip niya din na matagal niya na rin palang pinagsisinungalinga ng magulang niya tungkol sa sexualidad niya. Kaya kinalma ko muna siya bago sinabi ang nasa isipan ko. Sabi ko na una ay hindi naman niya intensyong magsinungaling sa mga magulang niya tungkol sa relasyon namin. Ayaw niya lang naman na sumama ang loob ng mga ito. Pangalawa, ang hindi pag-amin sa totoo niyang sexualidad ay hindi pagsisinungaling. Sabi ko nga may sariling oras at panahon ang pagsasabi noon. Hindi siya kailangang magpadigta sa sinasabi ng lipunan dahil sarili niya yon. Hanggang wala siyang sinasaktan ay wala siyang ginagawang kasalanan at ang pagiging miyembro ng LGBTQ+ ay hindi kasalanan kaya hindi siya dapat malungkot. Napayakap na lamang sa akin si Lucky, Papa Dudut. Biniro ko na lamang si Lucky na gusto ko sanang bigyan ng malisya ang pagyakap niya sa akin. Kaso'y naawa na ako sa itsura niya. Ayon, natawa na lamang siya. Knock knock! Uy, Bibs! Tuloy! Ang aga mo naman mag-ayos ng gamit. Wala lang, para mamaya konti na lang ang aayusin. Para madami pa din iba magawa. Nag-enjoy ka ba dito sa amin? Sandali. Bakit? Sino ka? Ilabas mo si Wibbs. Nakakatawa ka pala. Ako to. Nakakapanibago kasi, parang ibang tao ka na. Eto talaga ako. Pinabalik ako ng kapatid ko. Tama siya. Masyado akong nabulagan sa mga inaakala kong ako. Akala ko nga sila kaya ang kausap ko eh. Mula ngayon, eto na uli ako. Oh, teka, yung tanong ko. Nag-enjoy ka ba dito sa amin? Oo, ang saya nga. Kung pwede nga lang eh. Gusto ko pang tumigil dito kahit isang araw pa. Bakit hindi ka mag-extend? Ah, alam ko na. Si Lucky kasi may trabaho, kaya kailangan nyo nang umuwi. Hindi lang yun. Naku, huwag ka mag-alala dito. Siguradong okay lang kinapapangat mamang na tumigil ka rito. Yung dalawang yon, masaya lagi mag-entertain ng bisita. Hindi rin yan. Anong dahilan? May naghihintay sa akin sa bahay. Asawa mo? Hindi, wala akong asawa. Eh sino? Anak ko. May anak ka na? Oo, 5 taon na siya. Bakit wala kang asawa? Iniwan ako nung malaman na buntis ako. Sira pala ulo niya eh. Nasaan yon? Hayaan mo na, 5 taon na. Masaya na ako nung wala siya. Good morning! O Lucky. Narinig ko usapan niyo. Yes kuya, may anak na si Demi. Ang pangalan niya Samuel. Pero Sam na lang, napakabait na bata. Mana sa nanay. Oo naman, pati itsura. Teka, wala ka bang dalang kotse, Lucky? Wala eh. Yung auto ko hindi umabot, nasa talir kasi. Kaya nag-bus na lang kami. Sumabay na kayo sa akin pabalik ng Maynila. Sasabihin ko pa lang yan eh. Nakakahiya naman. Kuya ko yan, bakit tayo mahihiya? Oo nga naman. Tsaka ang sama ko naman kung hindi ko isasabay ang kapatid ko at ang mabait na babae sa harap ko. Naku, binola mo pa ako. Kuya, alam mo ba kung bakit nag-escort si Demi? Lucky! Bakit ba? Kuya ko yan kaya walang problema sa kanya. Kaya siya nag-escort para pantustos sa pag-aaral niya at sa kanila ni Sam. Tapos pinarent niya din sa akin yung isang kwarto sa bahay nila para may extra income pa.
Hindi naman kasi siya full-time sa pag-escort dahil pumapasok pa rin siya sa eskwelahan. 2 taon na lang, gagraduate na yan. Ganun ba? Napakadaldal talaga nito ni Lucky. Pero totoo naman yung sinabi ko ha. Para malaman ni Kuya kung gaano ka kasipag at karesponsable. Alam mo, may opening sa opisina namin. Kung hindi magka-conflict sa eskwela mo, ang pasok lang 8:00 ng umaga hanggang 11:00. Part-time lang din siya. Naku, talaga ba? Pero baka hindi ko kaya ang trabaho. Napakadali. Ikaw lang ang mag-aayos ng mga papeles sa opisina. Magpa-photocopy, maglalagay sa mga table. Pag natapos mo nga ng maagang trabaho mo, pwede ka nang umalis. Pero same pa din ang bayad. May isang araw na may klase sa umaga. Matatapos na naman ang SEM. Pwede akong pumili ng mga schedule na puro after lunch. Kaya lang 1 buwan pa yun. Baka hindi na makapaghintay yung trabaho sa akin. Ganito, kakausapin ko ang management. Sasabihin ko yung 1 araw na sasabit ka. Pwede mong gawin ng hapon ng trabaho sa mga araw na yon. Talaga? Sabi ko sa'yo eh. Salamat, Weebs! Kung magkakatotoo yan, hindi ko na kailangang umalis sa gabi. Umaga, trabaho, tanghali, eskwela, at hapon kay Sam na ako. Yan! Makakasali ka na sa laro namin ni Sam. Close na close kayo ni Sam ah. Naku, siguradong magugustuhan ka rin ni Sam. Baka ikaw din tawagin niyang tatay. Sige, gusto ko siya makilala. Ay! Bakit? Kakain na pala. Pinatawag lang pala kayo sa akin ni Mamang. Papadudot, napakasaya ko ng umagang yon dahil sa tulong na magagawa sa akin ni Weebs. Hindi lang sa trabaho kundi pati oras ko sa anak ko. Mas marami na kaming quality time. Kumain kami ng masayang masaya at pakiramdam ko na parte talaga ako ng pamilya nila. Lalo na sa mga magulang nila na tuwang-tuwa sa akin. Ako naman ang tinamaan ng guilt. Yung nararamdaman ni Lucky ay ramdam na ramdam ko ng oras na yon. Parang ayokong sirain ang tiwala ng mga magulang nila. Natahimik lang si Weeb sabang si Lucky ay humugot ng malalim na paghinga saka sinabi na handa na din siya. Ayaw niya na din lokohin ang mga magulang niya at tatanggapin niya kung anong parusa sa kanya. Ang dasal lang ni Lucky ay walang masamang mangyari sa mga magulang niya kapag nalaman nila ang katotohanan. Bago nagtanghalian ay kinausap namin sila. Inamin ko ang totoo na hindi kami totoong magkarelasyon ni Lucky. Nagulat kaming lahat nang sabihin nilang alam nila. Pero hindi daw sila nagalit dahil napakabait ko daw kasi. Dito naman nagkalakas ng loob si Lucky na aminin ang totoong sexualidad niya. Mas nagulat na naman kami nang sabihin nilang alam din nila. Kaya nga daw alam nila sa hindi talaga kami magkarelasyon. Matagal na raw nilang alam at tulad ni Weebs ay hinihintay lang nila na kay Lucky manggaling. Sobrang naiyak si Lucky at pinagalitan pa siya na bakit daw umiiyak eh wala naman siyang ginagawang mali. Kaya umalis kami sa bahay nila na walang bit-bit na bigat sa dibdib. Napakasaya ng lahat at nangako na babalik uli sa susunod na buwan. Nalaman din nila na may anak ako at masaya silang sinabi na gusto raw nilang makita ang apo nila. Ako naman po ay naiyak noon. Kasi ganun nila ako tinanggap sa pamilya nila. Hindi ko may paliwanag ang saya, Papa Dudut. Mabilis sa mga pangyayari, Papa Dudut. Nakilala ni Weebs si Sam at ang tawag na sa kanya ay Tatay 2 kasi Tatay 1 niya daw si Lucky. Nang sumunod na buwan ay lumuwas kami sa kanila kasama na si Sam sa Quezon. Tuwang-tuwa ang mga magulang nila lalo na kapag tinatawag sila ni Sam ng lolo at lola. Pero may revelasyon na naman kaming dala. Inamin namin na may relasyon na kami ni Weebs. Saka hinarap ng mga magulang niya si Weebs at sinabihan na sana ay magtinuna at alagaan kaming mag-ina. Sa ngayon po ay 1 taon na kaming kasal ni Weebs at inaayos na ang adoption niya kay Sam. Mula nang ipanganak ko po kasi si Sam ay apelyido ko na po ang gamit niya. Dahil nga po sa bago pa lumaki ang tiyan ko ay iniwan na kami ng nakabuntis sa akin. Medyo inaayos na lang po ang legalidad at magkakaroon na ng apelyido si Sam gamit ang sa tatay Weebs niya. Graduated din po ako, Papa Dudut, salamat sa Diyos. Kay Weebs na kami nakatira ni Sam, si Lucky ang naiwan sa dating bahay. Sinabi ko sa kanya noon na para makadagdag din sa gastusin niya
ay paupahan niya na lamang din ang dating kwarto namin ni Sam na ginawa naman niya. Yung umuupa sa kanya na si Albert ay kasama niya din noong kasal namin ni Wibbs. Hanggang ngayon ay walang kwento si Lucky at hihintayin na lang namin kung kailan siya magiging handang magkwento kung sino na ba si Albert sa buhay niya. Salamat po Papa Dudot sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Demi. Totoo ang sinasabing white lie, yung bang kailangan mong magsinungaling para sa kabubuti ng sitwasyon. Pero hindi lahat ng bagay para lamang makapagsinungaling ay sasabihing white lie. Minsan ay mahirap namang magsabi ng totoo dahil may masasaktan. Pero madalas naman kahit may masaktan, ang mabuti ay hindi mo na niloloko ang taong sinabihan at may bigat na nabawa sa loob mo. Ang importante ay ang katotohanan pa din ang nanalo at kailangang tanggapin kung ano man ang kalalabasan nito. Ang pag-amin sa isang bagay ay laging sa atin nakasalalay. Hindi tayo pwedeng magpadikta hanggang hindi natin nararamdaman na maluwag na ito sa ating dibdib. Dahil baka kakapilit sa iyo na magsabi na ng totoo ay imbes na mapagaan ay mas mag-iwan pa ito ng mas mabigat na pakiramdam sa atin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories No. 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.